May Son 78 Malate, Manila. Mga kabayan, nandito po ang piket ng ating mahal na Mayor Isko Moreno and ni Ma'am Hani Lacuna. Live na live, mga kabayan. Barangay 4, Son 78 Malate, Manila. Sir Vic, on live YouTube. God first, mga kabayan. Oh, live tayo, live, 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 live. YouTube, 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 YouTube. And tuloy-tuloy po tayo dito, mga kabayan, ang ating witness. Itong nagaganap na rally po dito si Chairman Barangay sa East. Ayan, ayan. Okay, mga kabayan, God first, God first. Tuloy-tuloy po tayo dito. Ating wits, itong caravan rally na nagaganap dito, mga kabayan. Pasok-pasok po kayo, mga scholars. Walang kuryente, walang tubig, walang sibilisasyon. Ano po mangyayari? Sayang ang programa ng pamahal dahil babalik lang dito sa Maynila. Kaya po naisip ni Yomel na lahat ng pabahay ay dito na gagawin sa syudad, sa loob ng syudad ng Maynila. No, nasangkulan na po yan 2 years ago, nakasulog sa Baseco. Walang pang-agabuan, may tayo agad yung Baseco community. No, 2-bedroom units, 44 square meters, napakaganda po talaga, social na social. Lahat po na nasunugan ng panahon na yon, ngayon, nandun na po sila, nakatira sa loob ng Baseco community. At may phase 2 pa yan. At hindi natapos yan. No? Tondominium 1, Tondominium 2, Binondominium. No? May mga tumitira na po. 15-story high. 2-bedroom units din, 44 square meters. Bawat isang ano, unit. At napakaganda talaga. No, kasi naranasan ni Yorme Isko Moreno Domagoso nung bata siya, ang pamilya niya ay walang sariling tahanan, walang sariling bahay. Kaya pinako niya sa sarili niya. Sabi niya, pagdating sa Maynila, no, ayoko maranasan nila yan. No? At yan po, kaya ginawa niya po yung ordinasang yan ay para sa atin lahat. Dito po sa 5th District, hindi natapos. Meron tayong 27 na condominium unit na ginagawa doon sa dating Success Court sa San Andres Bukid, na tinatayo na rin po. At ganyan po sa 4th District, sa 6th District, sa 3rd District, meron na rin po tinatayo ngayon ng mga 20-story high. Ordinansa na po to, kaya tuloy-tuloy po to. Wala kayong gagawin, kundi mag-a-apply lang po, qualified kayo, kasali po kayo. Alam nyo ba paano binibigay yan? Paano pinapabahagi ang mga ano units na yan? Nira-raffle po yan. Kaya very fair po talaga. Pero pagdating ng panahon, pangarap ni Yorme, kaya gusto rin niya maging presidente ng Pilipinas. Kasi alam niya, pag kaya niya gawin dito sa Maynila, ay kaya rin niya gawin sa buong bansa. Naniniwala kayo doon? Opo, dito na sa Metro Manila gusto niya. Napakaraming lupa po ang National Housing Authority, almost 6,000 hectares. Wala po, nakatenga lang. Sayang po talaga. Kaya gustong-gusto po, iba po ang pondo ng national government. No, kaya gustong-gusto rin niya po maging presidente para maiayos niya lahat ng mga informal settlers dito sa buong Metro Manila. Sa inyo lahat po, nandito po kami ang buong Asenso Manileño sa harapan niyo. No, nakita po namin, panagsama-sama, nagkaisa pa lang ang lahat, ay maraming magandang mangyayari. Kaya po sana, nakikiusap po ako sa inyo sa Mayo 9, sana po vote straight Asenso Manileño. Pwede po ba yun? Nandiyan po ang magiging mayora natin, Hani Lacuna, isang doktora na talagang subok na. Di ba, napakaswerte natin, parang God sa local po, government po yung kulay green. Kulay si green po yung God tema nila parang sa Batangas, mga kabayan. Ang tema natin sa Batangas ay kulay red, no? Pero pigil po ito ni Mayor Isko at Mama Hani Lacuna, mga kabayan. Huwag po kayo magalala. Mga ano po ito, no? Mga liit po ito. Walang mayaman, walang mahirap sa kanya. Nandito po si Ma'am Laris. Mamaya po, malalaman niyo po lahat ng mga programa niya. At nakita ko yung puso niya talaga, ibang klase. No, para sa atin lahat, lalo na dito sa distrito natin. Konsehal pa lang po siya ngayon, may sarili na siyang fire truck. Magkakaroon pa siya ng fire tanker. No, yan po si Congressman Erwin Cheng. At kami po mga konsehal niyo po nandito sa harapan niyo. Sayang, may mga videos kami hindi lang na ipalabas. Makikita niyo po mga programa namin. Nung buong pandemic, nandiyan po kami, nagsasama-sama kami. Kahit mga sweldo po namin, binibigay namin nung panahon na yun. No? Talagang mabigyan lang, matulungan ng tao. Talagang iba klase po ang nangyari sa atin during pandemic.
Pero huwag po kayo mag-alala, nandito lang po kami, nag-usap-usap na po kami. At sana pagbigyan niyo naman po kami ng isang galing nasyonal na isang congressman at kami sa lokal from mayor, vice mayor, mga konsel ay magsama-sama para po itong ating distrito, lalo na distrito 5, ay mas marami pa po kaming magagawa na magaganda dito po sa ating distrito. Number 23 po, no, huling-huli po ako sa balota, pero pwede po bang maglambing sa inyo? Pwede po bang unahin niyo na po ako sa puso niyo? Pwede ba i-share nyo na yung mauna muna kayo sa bandang huli? Baka malimutan nyo ako eh. Baka pagdating doon, ay, na-share ko na pala anim. Ako pa nawala. Pero sa inyo lahat po, maraming salamat po. Lalo na po sa inyo lahat dito sa lugar na to. Dahil kahit kapitbahay ko lang po kayo lahat. So sa inyo muli, ako po inyong katropa, Kasihan Monyo Pango, Pilipinas, Maynila, God. Maraming salamat po. Maraming salamat po ang tuloy-tuloy na nagbibigay sa serbisyo. Huwag nating kalilimutan, numero 23 sa balota, Konsehal Mon Liupanco. At ang aking pong susunod na tatawagin ay na naman talagang napakaganda. Malumanay magsalita. Wala na tayong ibang hahanapin pagdating sa serbisyo. Nagmumula po sa puso. Palakpakan po natin muli, Konsehala Laris Borromeo. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maganda pa po ba ang gabi natin ngayon? Magandang maganda. Masayang-masaya po kami na muli po tayong magkita-kita ngayon. Kaya kukunin ko na rin po itong pagkakataon po na ito para ako po ay magpasalamat sa lahat po ng mga tulong, suporta at pagmamahal na binigay niyo po sa akin. Ngayon po ay nakakadalawang termino na po ako bilang konsehal at alam ko dahil po yun sa inyo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ngayon po, mahigit 3 taon na po tayong nakakaranas ng pandemya. At ang karamihan po sa atin ay naapektuhan mentally, na stress dahil ilang beses po tayo nagkaroon ng lockdown. Financially, naging mabigat po ito para sa lahat. Marami po ang nawalan ng trabaho. At physically, marami pong napagod at marami po ang nagkasakit sa ating pong mga kapamilya. Kaya po, si Yorme Isko Moreno Dumagoso, kasama po yung ating Vice Mayor, Dr. Hani Lacuna, at kami pong mga konsehal. Kami po sa konseho ay nagkakaisa. Kaya mabilis po na ipasa yung mga dapat pong ipasa. Kagaya po nung kasagsagan po ng COVID-19, yung ating pong mga crisis assistance fund, yun po yung mga ayuda. Dito po ba sa barangay may mga natanggap po tayo mga ayuda? Madami naman po yun, no? Food boxes, meron po ba? Ilang buwan po? Ani! Madami? Nakapagpatayo po tayo ng sari-sari store. Malapit na. Di ba meron ulit po ngayon parang na magkasunod? Yung mga infrastructure projects po natin, tuloy-tuloy po yan. Nakikita naman po natin dun sa Facebook Live ni Yorme yung ating pong mga pagpapagawa ng mga eskwelahan, ospital, mga pabahay, mga parke, at syempre po yung ating pong mga serbisyo at benepisyo na natatanggap po ng ating pong mga minamahal na senior citizens. Monthly po yan. Yung ating din pong mga solo parent, PWD and PLM student. So tuloy-tuloy po yan. Dito po ba sa ating lugar, marami pa po bang nagpapaaral ng anak o ng apo? Marami pa po ba? Mahirap po bang magpaaral ng anak? Mahirap? Gusto mo ba natin pag-aralin yung anak natin ng libre? Gusto mo ba natin with allowance? Siyempre, lahat gusto yan. Kaya po, yung lahat po ng mga konsehal, buong konseho po ng Maynila, isinusulong po yung pagpapagawa at pagpapaayos po ng eskwelahan dito sa ating lungsod. Ano po ba kung saan ang Manila Science High School? Napakalapit lang po nun dito sa Ermita.
At sa District 4 po, meron na rin tayo yung Dr. Albert Elementary School. Sa District 1, yung Rosauro Almario Elementary School, kung saan po nagtapos ng pag-aaral si Yorme. Ngayon po, ang Manila Science High School ay ginagawa na. Magiging 10-story air-conditioned building na po siya. Meron po itong elevator para hindi na pumapagod po yung ating mga anak. Siyempre, mas marami pong classrooms, may library, canteen, football field. Hindi po ito basta-basta. Sigurado po talaga na ito po'y magandang maganda at pwede pong maikumpara sa mga private school dito po sa Pilipinas. Kaya ako po, naniniwala po ako na kung ano man po ang nagawa ng ating Yorme Isko dito sa Maynila, agree po ba kayo na kaya niya itong gawin sa buong bansa? Kaya po ba? Kaya sana huwag po natin kalimutan yung tao na nagmahal, nagmalasakit at nagparamdam po sa atin na meron tayong gobyernong masasandalan sa Maynila. Pwede po ba nating tulungan at ikampanya ang ating Yorme Isko? Pwede po ba? Sa ating pong mga kaibigan, kamag-anak, dahil kailangan na kailangan po niya ng tulong natin ngayon dahil napakahirap po ng kanyang laban. Pwede po ba natin siyang tulungan? Dito po sa Maynila, pwede po ba nating gawing kauna-unahang babaeng mayor ang ating Doktora Hanila Cuna? Pwede-pwede, samahan pa po natin ng magaling na Vice Mayor si Yul Servo Nieto. At syempre po, ang ating karamay sa pagtagumpay, ang ating Congressman Erwin Kieng. At syempre po, kaming anim na konsehal. Pwede niyo po ba kaming masamahan sa aming laban ngayon? Pwede niyo po ba kaming matulungan? Posible po ba dito sa District 5 mag-9-0 tayo? Posible po ba? Kaya po ba? Kayang-kaya basta kasama po namin kayo. Kaya ngayon pa lang po maraming salamat sa inyo. Ako naman po, asahan po ninyo na punong-puno pa rin po ng pag-asa yung aking puso sa paglilingkod ng tapat at sapat para po sa ating distrito. At patuloy po yung aking pagtulong sa abot po ng aking makakaya. At dalangin ko na lagi po tayong ligtas, malusog at masaya para po sa aking ikatlong termino. Ako po ay number 3 sa balota. Muli ako po ang inyong konsehala Laris Borromeo mula sa puso ang serbisyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Huwag po nating kalilimutang iboto numero 3 sa balota, konsehala Laris Borromeo. At nariyan na rin po ang ating mga hinihintay pang mga panauhin. Nandyan na po si Consel Boy Isip Jr. At nandyan na rin po ang magiging representante ng 5 distrito, Congressman Ewing Dieng! Uulitin ko pong muli, iboto po natin numero 1 sa balota, Konsehal Nico Atienza. At iboto rin po natin numero 12 sa balota, Konsehal Atty. J.B. Isol.
ang paglilingkod numero 3 sa balota, Konsehala Laris Borromeo. At syempre, ang nilang ng bayan, Sweet 16 sa balota, Konsehala Charlie Ortega. Local po, local, local. At syempre po, ang ating pong katropang tunay, numero 23, yun ang unahin yung bilugan, yun ang unang yung ishay dahil nasa 23, Konsehal Monio Paco. At maya-maya lang rin po, magsasalita at magbibigay mensahe ang ating numero 13, Konsehal Boy Isip sa balota, number 13. At syempre po, itong aking tatawagin ay talaga namang maipagmamalaki natin sa 5 distrito dahil dalawang beses natin itong ginawang numero 1 konsehal. Kaya ang kongresista ko, kongresista nyo, kongresista ng 5 distrito, palakpakan natin, Congressman Irwin Tiyan! Magandang hapon no, sa inyo lahat. Kamusta mo yung mga nandiyan sa likod? Maganda naman. Kayo dito, kamusta naman ho? Magandang hapon po. Nakita ko kanina si Chairman Asherton at si Chairman Relivo at si Chairman Winnie. Maraming salamat po sa inyo lahat at sa buong council po ni Chairman Asherton at lahat po ng mga barangay officials natin. Kamusta naman ho kayo lahat? Okay naman? Nagulat ako, ang dami. So ngayon lang kami ng caravan na ganito karami po ang kasama namin. So maraming salamat po sa binibigay niyo ng oras. Salamat po sa inyo lahat. Eh nandito naman kayo lahat. Kukunin ko na rin tong pagkakataon na to. Magpapasalamat po ako sa inyo lahat dahil po dalawang beses niyo po akong ginawang number one councilor dito po sa distrito natin. So maraming salamat po. Ngayon ho, hindi na tayo tumatakbo bilang isang konsehal. Pero po, nandito po sa likod ko, ang anim na konsehal ng Team Ascenso Manileño District 5. Sana po matulungan niyo po sila. Kaya ba natin sila tulungan? Thank you. So, pakilala ko sa'yo isa-isa. Sa Atienza, una ka. Councilor Nico Atienza. Ang attorney ng distrito natin. Attorney, Councilor J.B. Hison. Nasa puso ang serbisyo, Councilor Laris Borromeo. Ang ninang ng bayan, Tatak Ortega, Councilor Chari Ortega. Katropa mo, bumbero ng distrito, Councilor Mon Yupanco. At siyempre, ang konsehal na love to serve, Councilor Boy Isip. Sila po ang bumubuo ng Ascenso Manileño District 5 Councilor. Sana po tulungan niyo po sila lahat. So maraming salamat po. Yan po mga subok na yan, ng panahon ng pandemya, yan ang kasama kong pumasok araw-araw sa session hall para ma-approve lahat ng mga ordinansa sa ayuda, sa food pack, sa lahat po ng mga allowances na binaba natin galing sa syudad. Yan pong anim na konsehal natin ang nakasama po natin. So maraming salamat po, palakpakan po natin sila. E paano naman? Arlington! Oo nga naman, paano naman si Arlington? Salamat po. So maganda. Salamat, two joints. So magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre, alam naman nyo, hihingin ko ang tulong at suporta ninyo dahil napakabigat ng ating kampanya. Pero ayoko hihingin lang ang tulong at suporta ninyo ng basta-basta lang.
gusto ko ibahagi rin sa inyo ang mga plano at programa natin para sa distrito natin. So ano ba ang plano? Okay. Salamat, salamat po. So ano ho ba? Ano ho ba? Totoo yung mga bata. Oo. So ano ho ba? Ulitin ko na rin. Natawa naman ako sa mga bata. Maraming maraming salamat sa inyo, ha? Two joints? Two joints. Okay na tayo, ha? So ano ba ang gagawin ni Erwin King pag naging congressman siya sa distrito natin sa tulong ninyo lahat? So ano bang gagawin natin programa? Yun po ay ang programa nating KID, Karamay sa Inyong Pagtagumpay. K Kalusugan, I Informasyon at T Trabaho. Alam niyo po ba na meron tayong 8 health center sa distrito natin? Ano ang pinakamalapit sa inyo? Rosario. Sa amin ho, sarado na ngayon, Pabella. Sa tabi lang ng bahay ko yun sa Fermin Street sa Singalong. So sa inyo ho, Rosario, pinakamalapit. So yung dalawang health centers na yan, dalawa lang ho yan sa 8 health center sa distrito natin. Lahat pa tayo may experience sa health center? Eh di alam niyo ang health center natin sarado pag Sabado Linggo? Eh di alam niyo rin ang health center natin sarado na pag gabi? Eh di alam niyo rin yung health center natin minsan walang doktor? At minsan nare-resetahan kayo wala namang gamot? Okay. So alam na niyo kung ano ang gagawin natin. Alam niyo ho, ang ospital ng Maynila at yung mga malalaking ospital dito sa distrito natin kay Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Serboyan. Pero po, ang sa atin po, ang mga health centers, kay congressman yan. So anong gagawin natin sa ating mga health centers? Nais po natin na buksan na po ang mga health centers natin ng 24/7. Ibig sabihin nun, bukas siya from Monday to Sunday at bukas siya from umaga hanggang sunod na araw. Ano pa po? Gusto din natin pong gawin na 24/7 ang ating mga ambulansya, 24/7 ang doktor, 24/7 ang nurse, at maglalagay tayo ng mga makabagong kagamitan kagaya ng X-ray, 2D echo, ultrasound, laboratorio. Yung Rosario, malaki ho yan. Pwede natin gawing 4-story yan at lalagyan natin po ng laboratorio at dentista. At ano pa po? Kompletong parmasiya na libre po na magagamit at makakakuha ng gamot. Lahat po, senior citizen, pababa, makakakuha po ng libreng gamot sa lahat ng 8 health centers natin. Salamat po. Programa sa edukasyon. Palagi na lang po, palagi na lang maraming pumupunta sa opisina namin mga konsehal. Nagpapareconsider sa BLM, sa UDM, kahit na 90% na ang grado. Nagpapareconsider pa rin. So inalam namin lahat, kami mga konsehal, inalam namin kung bakit pa sila nagpapareconsider. Ang dahilan pala, hindi po magkasya ang lahat ng estudyante natin sa ating pong mga eskwelahan. So ano po ang nais natin gawin? Sa pamamagitan ng pondo ng isang congressman, nais po natin magtayo ng bagong mga school buildings. Magtayo ng classrooms, magdagdag ng teacher, teaching staff at mga kagamitan. Para lahat po ng mga anak natin sa distrito na natin mag-aaral. At ilang po yun, bibigyan pa po natin sila ng allowance at educational assistance scholarship para po sa lahat. Ito ang pinakamalapit sa akin. Recreational facilities. Sa barangay nyo ba? Dito sa kalsada, maraming bata na naglalaro. Maraming bang bata na nagtatakbuhan? At sa labas, sa liberisa, marami rin? Okay, kasalanan ba nyo yun? Hindi natin kasalanan yun. Kulang tayo sa recreational facilities. Kaya ang nice po natin, lahat po ng lugar na pwede natin tayuan ng 4-story, lagyan ng basketball court, lagyan ng multipurpose hall na air condition, lagyan ng daycare center, tatayuan po natin. At isa na pong example dito, nakapunta na kayo sa Pedro Hill, sa Buhay Mahalaga.
sa Bagong Buhay? Yung may swimming pool? Yun, nais natin gibayin yung lugar na yon at magtayo na ng kauna-unahang public Olympic-sized swimming pool na libre ho dito sa distrito natin. Hindi na tayo kailangan pumunta sa Cavite, sa Laguna para mag-swimming. Meron na tayong mga swimming pool public na lahat pwede gumamit, walang bayad. Ano pa po? Mga programa ng national government na binababa sa bawat congressman. Yan, sigurado yan, maibababa ko sa inyo. Ano po yun? TESDA Technical Training, Dole Tupad, DSWD Financial Assistance, lahat po yan, mahihingi natin ho sa national government. Lalong-lalo na, pag nanalo pa si Yorme Isko Moreno Dumagoso bilang presidente. Kaya ba natin siya tulungan? At sigurado tayo yung mga pondo ng gobyerno, madodoble pa natin yan para sa distrito natin, para sa barangay natin. Letter T, trabaho. Industriya natin, nais natin palakasin. Alam niyo po, bago ako naging congressman ng 9 na taon sa Buhay Party List, at bago ako naging konsehal ng 6 na taon, at maraming salamat po, at hindi ko makakalimutan yung chance na binigay niyo sa akin bilang number one councilor ninyo dito sa distrito. Bago po lahat yan, ako po ay isang negosyante. At bilang isang negosyante, nakikita naman natin ang distrito natin mayaman. Mayaman sa tao. Mayaman sa kabataan na gusto magtrabaho. Mayaman sa kabataan na nakapag-aral. Pero ano ho, kulang? Wala hong malaking negosyo dito sa distrito natin. Wala tayong mga call center. Wala tayong mga BPO. Apo, District 5 po sa may barangay 4 po, Zone 78, Malate, Manila, mga kabayan. Ano po ang pwede natin gawin bilang isang negosyante at bilang isang kongresista? Nais po natin na magpatayo ng mga bagong kalsada, street lights, mga drainage na hindi nababara, internet connection na maayos. Yan po ang kailangan at barangay hall na state of the art. Para po may pumupunta dito mga negosyante, makikita nila, dyan sila mag-process ng mga permits nila, dito na sila lalagi sa atin at dito na sila magtatayo ng sarili nilang mga negosyo. Ano pa po? Improvement po, modernization po ng ating mga police stations, fire stations. Kailangan po natin yan. Capacity building. Ano po ang capacity building? Kakayanan natin, humarap po ano po ang pwede mangyari. Ano po ang kailangan natin i-improve? Kailangan natin ng bagong ambulance. Kailangan natin ng bagong fire truck. Kailangan natin ng bagong police car. Kailangan natin po ng bagong barangay patrol vehicles. Kailangan natin po ng isang radio system para sa buwan po ang mga kailangan natin para pumasok ang mga negosyante dito sa distrito natin. Naniniwala ba kayo na kaya? Naniniwala ba kayo na pwede? Pwede naman. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming. Pag mahal mo distrito mo, gagawa at gagawa ka ng paraan at aayusin mo yung distrito natin. Ako po, nandito ako sa harap ninyo, si Erwin King, sa tao lang, bigat ng laban natin. Hinihingi ko po ang tulong at suporta ninyo at humihingi po ako ng tsansa. Tsansa pagkakataon. Samahan niyo po ako at magtaguyod na tayo ng bagong Distrito 5. Distrito 5 na mabilis kumilos at malapit sa tao ang serbisyo. Kaya ba niyo yun? Masamahan niyo ba ako? Muli po, maraming salamat po. At huwag niyo po kalimutan, Erwin Ho, Congressman, numero 2 sa balota. Salamat po. District 5, Manila, God first. Maraming salamat po, Congressman Erwin Yeh. Sino ang congressman nyo? Anong numero sa balota? 2 joints. Yan, ang congressman ng 5 distrito na maipagmamalaki natin dito. At ang aking pong susunod na tatawagin talaga ay lubos ang pagseserbisyo. Dahil napakagaling mag-isip ng taong ito at love to serve pag nagbigay ng serbisyo. Palakpakan po natin, Concejal Boy Isip Junior! Maraming salamat! Taas ang kamay ng gustong mabuhay! Yan o, talaga naman!
Chairman, magandang gabi po sa mga bisita natin, mga lingkod bayan, sa inyo po lahat, ang buong council. Sa inyo pong lahat na nakakarinig ng tinig na ito, mabuhay po kayo. Totoo po, dalawang taon na naman tayo nakikipagdigmaan sa pandemya ang ito. Pili tayong pinadadapa, pero nandito pa rin tayo buhay at malakas. Bakit? Dahil merong Diyos na nagmamahal. Naniniwala po ba kayo doon? Okay, mahal tayo ni Lord. Pangalawa, meron tayong mga kaibigan at pamilya na nasasandala natin. Tama po ba yun? Sa katunayan nga, itong pandemyang ito ginamit ang Diyos para makilala natin ang ating mga tunay na kaibigan. Tama po? Kasi yung iba, hindi na natin makita kung nasa bilid na tayo ng hirap. Yung iba na wala. At pangatlo, meron tayong gobyerno sa lungsod ng Maynila na tunay na kumalinga sa atin. Sa pangunguna ng ating mahal na Yorme Isko Moreno. Tama po ba? Kaya nga tuwing gigising tayo sa umaga, anong sikreto? Magpasalamat sa Panginoon Diyos. Kaya nga si Consel Isip, sasamantalahin din ang pagkakataong ito, magpasalamat po sa inyo. 6 na taon na po nakakalipas. Noong unang tumakbo po tayo noong 2016, mag-isa lang po tayong umiikot. Pero pagdating po dito sa barangay po ninyo, doon lumabas na yung boto, bit-bit-bit ng pigit yan, galing sa Aurora. Pasok si Consel Boy Isip, maraming salamat po sa inyo. Utang ko po sa inyo ang pagiging konsel ko. Kayo po ang aking lakas at inspirasyon para patuloy po tayong maglingkod ng malinis, mahusay, tapat at may takot sa Diyos. Makakaasa po kayo kung mamarapatin niyo po sa 3rd pagkakataon maging lingkod bayan po muli si Konsel Boy Isip. Lalo po pong paghuhusayan, lalo po pong gagalingan at sisipagan. Hindi lamang po sa mga ordinansa, resolusyon o sa mga programa at proyekto na binababa natin, susubukan din natin laging bukas ang ating tanggapan at tahanan para sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ayan. Usapang Yorme. Okay po ba? Usapang Yorme. O sige. Maraming aplikante sa pagkapangulo, tama? Na hindi naman natin nakita noong panahon ng pandemya, pero ngayon nagbibida-bidahan. Tama? Maraming bida ngayon na kandidato. Eto. Para makilatis natin maigi, tingnan nga muna natin, meron ba tayong mga senior citizen dito? Taas ang kamay po ng mga senior citizen natin. Ayan. Tingnan natin, itong mga aplikante nito sa pagkapangulo, ano bang ginawa nila para sa mga senior citizen natin? Yung isa siya daw ang pinakasikat sa Norte. Siya daw ang champion ng Norte. Yung isa naman siya daw ang pinakasikat sa Bicol. Meron ba mga taga-Bicol dito? Taga Norte, meron yan. Kailangan po ni Yorme ng tulong natin lahat. At yung isa naman, yung champion ng lungsod ng Maynila, yung pinakamahusay na alkalde, yan si Yorme Isko Moreno. O sige, pag-usapan natin, ano bang ginawa ng mga ito pagdating sa mga senior citizen? Sa larangan ng basketball, mga kaibigan, first quarter pa lang po, hawak ng bola ni Yorme. Drumive, sumot. Ang sabi ni Yorme, bigyan ng mga allowance sa mga senior citizen, buwan-buwan, 500 pesos. Meron mo kayo natanggap? Meron, yung iba quarterly, yung iba semi-annually, iba isang taon buo natanggap, 6,000. Tama po? First quarter pa lang mga kaibigan na nakasuit si Yorme. Meron mo bang binigay yung pinakasikat sa Norte sa ating mga senior? Wala. Yung pinakasikat sa Bicol, meron mo ba? Wala. So first quarter, ang score 1-0 mga kaibigan. Pinasa ng referee ulit ang bola na kay Yorme na naman mga kaibigan. Pumesto sa 3 points, nag-step back, tumira ng 3 points. Ang sabi ni Yorme, bigyan ng mga birthday cake ang mga lolo at lola ko. Meron ba kayong mga birthday cake, lola, lolo? Nung hiniwa natin, kinagat natin, kiniligtay tayo, naalala tayo ni Yorme. Second quarter, yung dalawang kandidatong iba pa nakaupo lang sa bangko. Walang ginagawa. Third quarter na mga ibigan. Hawak na naman ni Yorme ang bola. Inutusan ng mga konsehal. Ang sabi ni Yorme, papasukin ng mga konsehal kahit Sabado Linggo. Kailangan palakasin ng mga resistensya ng mga lolo at lola natin. Dahil noong 2020, wala pang bakuna noon. Ang panlaban lang sa COVID ng mga lolo at lola natin, yung resistensya ang malakas. Kaya ang ginawa ni Yorme, pinagawa ng mga ordinansa ang mga konsyal. Bigyan ng mga insure ang mga lolo't lola natin. Nakatanggap po ba kayo ng insure? May kasamang vitamins?
ay yung champion sa norte, meron bang pinadalang gatas ng kalabaw? Wala. Yung taga Bicol, meron bang pinaandar sa tren? Galing Bicol, wala. Third quarter na, natapos ang third quarter. Anong score? 3-0. Fourth quarter na, last quarter na mga kaibigan. Sinubungan ni Yorme Bumelo. Tumalong sa free throw line. Nilabas ang dila. At dinakdakan. Ang sabi ni Yorme, bigyan ng mga black rice ang mga senior citizen natin nung Pasko. Natanggap nyo? Kaya Jordan yun, black rice. Ah, may kasamang tasa yun? May kasamang biskuit? Pag kinain mo, hindi ka tataba kasi black rice nga. Diet rice, pero lumalakas ka. Ang score mga kaibigan, 4-0. Tumulog na ang boxer. Yung dalawang kandidatong champion sa Norte at Bicol, nakaupo pa rin. Sir Dave, magandang gabi po, Sir Dave. So, tapos na ang game. Ang back 4-0. Mga Rael, magandang gabi po. 6 na taon natin mga kapatid. Thank you. I don't think you. Na Pangulo ng Pilipinas. Huwag natin biruin, seryosohin natin. Alam nyo, nung kanina, nag-house calls kami, nasa Baseco kami. Merong kakamayan ko sana, may aso, kaul ng kaul, ang tapang ng aso. Yung kasama ko, meron siyang hawak na tinapay. Sabi ko, bigyan mo tinapay. Tumahimik yung aso. Umamog, nakamayan ko yung tao sa loob. Aso yun. Napaamog. Si Yorme, lahat ginawa na sa atin. Yung iba sa atin, hindi pa napapaamo. Talo pa tayo ng day, pa tayo ng aso. Tama po ba? Nagigets niyo ba yung gusto nang sabihin? Si Yorme, ginawa na ang pag-aalaga bilang isang mama. Sa Liberisa po, Liberisa. Kaya naman dapat tayong mga tagalusod ng Maynila. Misan tayo pa yung inaantay. Hindi niyo ba napapanood? Huwag yung intindihin yung mga survey na napapakinggan niyo. Alam niyo, bayad yun. Alam nyo sa sarili nyo, tingnan nyo yung mga rally ni Yorme, yung Laguna, yung Batangas, yung isang gabi umuulan pa, walang umalis na tao. Tayo pang mga taga-Maynila misan, iniintay pa tayo. Napakinggan nyo ba si Yorme? Nung linggo, nung nandun kami lahat, rally natin sa Maynila, ano sabi ni Yorme? Paluin mo na ang kabayo! Ano gusto sabihin ni Mayor dun? Magsama-sama na tayo yung mga taga-Maynila. Ibuhos na natin lahat. Kung may mga kamag-anak pa kayo na hindi pa kami Yorme, sabihan nyo na yung mga mahal nyo sa buhay. Gamitin nyo na yung mga cellphone ninyo. Ngayon na yung pagkakataon natin. Tulungan na natin si Yorme. Okay po ba yun? Dito naman sa... Talaga naniniwala kayong dapat si Yorme? Talaga? Sige, kayo nga yung naniniwala na dapat si Yorme Pangulo? Na dapat boto at tulungan? O sige, puna! Okay. Dito sa lungsod ng Maynila, ang magpapatuloy na napakagandang programa ng Bilistinos, God First, Yorme Scott, ay yung kapartner niya rin gumawa ng mga programa at mga proyekto na ito na nagdisenyo ng mga magagandang programa para sa bawat Manileño. Sino yan? Si Ate Hani Lacuna. Ang vice mayor natin, ang door-to-door doktora na umiikot sa iba't ibang lansangan, sa iba't ibang iskinita para hanapin ang may sakit at nangangailangan. Saka nakikita, Dr. Hani Lacuna naging Dr. Hani Bakuna. Bandang huli, naging Hani Ayuda. Tuloy-tuloy ba ang ayuda? Gusto ninyo? Natanggap niyo mo ba yung mga food box? Noong nakarang taon, anim? Kaya pala dumami ang sari-sari store dito sa Liberisa. Sa dami ng food box na dumating, nagtayo na lang ng lamesa. Kaya pala dami sardinas, daming bigas, may mga kape pang tinda. Guys, thank you sa inyong pag-like. Panahon ng madilim. Salamat po. Like po tayo. Yung programa ni Yorme nagsilbing gabay natin. Tama po ba? At ang kanyang mga kapartner ni Ate Hani, congressman sa District 3, pinakamahusay na congressman ngayon sa Pilipinas. Outstanding congressman natin, Congressman Yules Servo Nieto. Parang prutas na hinog na, na dapat na nating pitasin. Pag pinitas mo ang hinog na hinog na, anong gagawin mo? Kakainin, bubuksan, titikman ang hindi si Congressman Yul Servo titikman natin, kundi ang kanyang serbisyo.
hinot na hinot na gawin nating Vice Mayor. Yung tambalang Honey Yul. Yan, ang patok na patok sa lungsod ng Maynila. Okay po ba yun? Tutulungan pa ba natin si Ate Honey gawin nating Mayor? Yul Serbo gawin Vice Mayor? Okay, dito na tayo sa main event. Parang boxing naman ngayon. Main event na po natin, pag-usapan natin po sa larangan ng ating representante, ang ating congressman. Okay po ba yun? Pero bago natin ituloy yan, hayaan nyo muna magkwento sa Pinsan Boy Easy. Itong taong ito, nung taong na 2020, ang sabi niya sa akin, Pinsan Boy Easy, pasyal ka sa bahay, tikpan mo itong mga ulam na to. Yung mga ulam nakalagay sa parang tetrapak na ganyan, na kulay silver. Tapos maraming platitong ganyan. Yung isa tinikmang mo lasang laing. Yung isa tinikmang mo lasang paksiw. Lasang minuto, may tsando, kalderet. Ang sabi ng taong ito, sana matikman din ito ng aking mga kapitbahay. Hindi ko naman po sukat akalain ang tinutukoy niya palang kapitbahay tayong lahat. Kaya nung pumutok ng pandemya, namigay ito ng mga tetrapak ng food na ganyan. Natatandaan niyo po ba yun? Yung kulay silver. Dinala ng mga barangay natin. Hinaus to house tayo. Nakalabas pa yung upuan yung ganyan. Tapos hinalabas yung gano'n. Yung kulay silver. Tapos sinundan pa. Nung dessert, yung choco pie. Nalali yung choco pie. Yung iba hindi niluto, kinain agad. Yung iba naman, nilaga. Yung iba ginawa sinigang. Yung iba binilag sa araw, binotrio. Pero ang pinaka-importante, naalala tayo ng taong ito. Isa pa. Ang sabi ng mga matatanda, Yes po. Bago muna makasalan, corner ng Quirino Avenue. Kailangan ligawan mo sa likod po ng simbahan ng Assumption Church. Dahil pag hindi mo napasagot yung Barangay 4 po, Barangay 4. Soon 78 na natin. Kaya naman ang ginawa ng taong ito. Noong February 14, naalala po ninyo, yung mga senior citizen natin nakatanggap ng delata. Meron ay, yung mga senior po nakatanggap, delata. Yung corn beef, binuksan ata ng apo mo. Yung daan-daan natin binubuksan, naiiyak pa tayo. Nung niluto na natin, umalingasaw yung bawang at sibuyas. At biglang naglapitan ang mga apo at anak. At nagkaroon ng konting salo-salo sa tahanan dahil sa ginawa ng taong ito. Alam nyo ba kung ilang piraso yun, Nay? 4 na piraso. Tila sinasabi sa atin, mahal ko po kayo. Kaya 4 yan. Dahil Valentine's yung sinundot natin, akala natin bulaklak yan. Yung pala sausage pala yun. Naalala na naman tayo ng taong ito. Ito, seryoso na tayo. Taas ang kamay ng mga may pangarap. Lahat tayo may pangarap. Sa dulo, may mga pangarap tayo lahat. Yung iba, pasikreto nating dinadalangin sa Panginoon Diyos. Si Consel, isip ako po, nangangarap ako sana dumating ang panahon pag may sakit tayo, pupunta lang tayo sa health center, may gamot na. Nangangarap si Consel, isip na dumating ang panahon. Pag pumunta tayo kahit anong araw, kahit anong oras sa health center, may doktor na dahil hinandahan na ng tao ito. Yung nangangarap tayo na pagkailangan natin ng laboratorio, kailangan natin matuda echo, o kailangan natin ma-blood game, o kailangan natin ma-x-ray, meron tayong dadatna na ekwipo sa health center dahil hinandahan na ng tao ito. Hindi pong emergency, kailangan mo itakbo sa ospital ng Maynila, hindi ka sasakay sa tricycle. Isasakay ka sa isang magandang ambulansya dahil hinandahan na ng taong to. Yung tipong may sumisigaw, sunog, tulong. Hindi tayo natatakot dahil ang daming bumbero na nilagay ng taong ito. Yung tipong nangangarap tayo ay wala tayong trabaho ngayon. Nagsusumikap itong taong ito, hinahanda ang distrito natin para dumating ang panahon. Magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon ng trabaho dahil pilit na hinahanda ng taong ito. Naniniwala po ang inyong lingkod, ang Team Asenso Manileño, na ang mga pangarap na ito ang magtutupad po si Congressman Irwin Cheng. Kanina ho, nagsimula ito, may liwanag pa. Ngayon po, madilim na. Pero ang tunay na liwanag po, hawak niyo sa inyong mga kamay. Sa Mayo 9, gamitin niyo po yung liwanag na yan.
kung tila nasa kuweba ka ngayon at nakakita ka, matagal ka nang nasa kuweba, nakakita ka ng konting liwanag, hindi mo ba gugustuhin puntahan yung liwanag na yan? Hinahain po ni Congressman Irwin Cheng ang mga magagandang programa para sa ating distrito. Bigyan po natin ng tsansa, mga kaibigan. Bigyan po natin ng pagkakataon. Subukan po natin. Gamitin niyo po ang kapangyarihan niyo. Pagdating ng Mayo 9, bigyan natin ng tsansa si Congressman Irwin Cheng. Kami pong mga konsyerye ninyo, napakinggan niyo po ang bawat isa sa amin. Kami po ay patuloy din kumakatok po sa inyo. Nakikiusap po. Maaring kumukurot din po sa inyong mga damdamin na umaasa ho na marapatin po ninyo. Marapatin niyo po sana na maduktungan pa mga araw, linggo, buwan at taon ang paglilingkod ng bawat isa sa amin. Hindi po namin sasayangin ang pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Pag-iingatan po namin yan at gagamitin namin yan sa mahusay na pamamaraan bilang lingkod bayan po ninyo. At bilang panghuli po, eto na po, panghuli na po. Pagpalain ng Panginoon Diyos yung mga pangarap natin. Maging mga pangarap natin sa ating pamilya, pangarap natin sa ating mga anak, pangarap natin sa ating mga apo. Muli, Zone 78, Manila, God first. Maraming salamat po. Huwag po natin kalilimutang iboto numero 13 sa balota, Love to Serve sa Serbisyo, Konsehal Boy Isip Jr. At muli po kami nagpapasalamat sa ama ng Barangayang 712, Chairman Arcierto, sa kanyang mga kagawad, at nandyan din po si Chairman Relibo, Chairman Winnie Cruz, at Chairman Boy Reliosa. Maraming salamat po sa mga punong barangay at sa inyo rin po ng mga taga-barangay 712. At bago po tayo magtapos, hinihiling ko lang po na makasama natin ang ating mga team Asenso Manileño sa isang pictorial po. Sign lang po tayo ng God first, mga nanay, tatay. Sa harap lang po sila. Yeah, para pwede po tayong tumayo at mag-sign po tayo ng God first. Okay, sinabi ko po, Pilipinas, God first. Okay, Pilipinas, Manila. Okay, ayan po. Sige po, picture po. Okay, yan. Maraming salamat po. Muli po, maraming salamat sa nagbigay oras panahon para sa programang ito. At muli po, tulungan natin sa Mayo ang Nuevo. Iboto po natin numero 1 sa balota, Konsehal Nico Aquilesa. Numero 3 sa balota, Konsehala Laris Borromeo. Numero 12 sa balota, Konsehal J.B. Gison. Numero 13 sa balota, Konsehal Boy Isis Junior. Numero 16 sa balota, Konsehal Charlie Ortega. Numero 20 sa balota, Konsehal Mon Lupanco. At ang representante ng 5 distrito, numero 2 sa balota, Congressman Irwin Tieng. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po. Hello, makinig kayo, siyang tagong maaasalo. May malasakit kaibigan mo, tunay na malalapitan mo. Kahalaman, kabuhayan, habang sa inyo. Oh,
Sana magawa ko yung schedule nila ng karakaraban para na ako pa ako. Sir Erwin, kakapin niyo ako, Esco Vlogger, sir. Taga dito ako sa District 5. Apo, KTV Pilipinas, sir. KTV Pilipinas. KTV. Apo, KTV Pilipinas. Sana makakuha ako ng schedule niyo para sa... Ay, sige ho. Susunod-sunod ako sa inyo, sir. Sige, kausapin ko na lang si Chairman Boyet, sir, pag ano. Salamat po. Ayun na mga kaibigan, so tapos na sila and sila po ay napupunta sa may Max at mag-meeting lang no, muna na. Yan, at sasabay na rin tayo papuntang Liberis ha. Bakit? May lakad pa ba kayo, sir? May lakad pa? Hindi po, gandang gabi po sa inyo. Napaalam na po kami. Andun sila, barangay 4, madami. Pasyal. Nakalive ako YouTube. Sana makuha ko yung schedule nyo pagka ano, may mga karakaraban ulit para ma-live-live natin. Ano, binabato sa amin the day itself. Ganun po ba? Eh, sige, congressman, ano, tiyan na. Ano na? Masasatulong na, buddy. Ay, sa bata mo. Bata mo ako, buddy, ha? Bata mo ako, ha? Tangi lang, TNG, tangi. Thank you, sir, thank you. So, yun, no, mga bayan, okay? Sana ba tayo? Mag-end na tayo dito sa may barangay namin, yan. Okay, so guys, walang tao, hanggang anong tao sa may barangay, you know? Yeah, no? 20 million in the house. Salamat sa 75 like natin mga bayan. Thank you so much. See you next vlog again mga bayan. Bye bye, God bless us all.